Alam niyo, mukhang soundtrip lang tayo ngayong gabing ito, Chairman, ha? May tatawag, hindi tutuloy, pero mukhang pahinga tayo ngayon. Ay, hello po sila at ang mga nakasabay-bay sa atin sa Ibayong Dagat. Taligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta kayo dyan? Oo. Again, mga pangga, ha? Yung mga kababayan natin, ha? Sa Russia at Ukraine, mag-ingat po kayo. Medyo nag-umpisa ng kaguluhan niya. Sana matapos na, no? O sana, ano lang yan? Sana tapos na yung trip ng mga mayayaman tsaka makapangyarihan na, di ba? Hindi naman sila nasaktan, di ba? Ayun ako. Nalulungkot ako, mga pangga, no? Makakita ka ng images coming from Ukraine. Nakakalungkot tignan. Kasi kahit paano human being sila. Although hindi Pilipino, pero hindi mo naman pwedeng i-discount sa kanila yung maawa tayo sa kanila dahil grabe talaga pag makita mo yung ano yung nangyayari ngayon doon. You know, wars have been going on for a while sa mundo. Kaya lang modern day na ngayon. Dati yung mga giyera nangyayari. Bawa nagagiyera sa gitnang silangan noon. Hindi tayo ganong aware dahil hindi naman ganong kalala ang ano, social media no ngayon kasi may mangyayari sa ibang bansa, sa ibang iba yung dagat. Aware tayo agad. We have gruesome images, no? Nakikita natin. Sana nakikita yan ng mga ano, yung mga pasimuno ng giyera. Diba? Chairman, diba? Oh. War is a conflict between few people with overinflated balls. Yan lang yan talaga. Totoo, mga pangga. Oh. A war is a conflict between few people with overinflated balls. Sila-sila lang yan. Dami na damay. No? Sana talaga, mga pangga, no? Sana hindi lang sa Ukraine tsaka Russia, kahit saan, sa atin sa Pilipinas, no? Wala na rin giyera. Sana, o. Oh. Alam mo, Chairman, kung magiging dyan ako, may magaka-powers ako, gusto ko na, ano, siguro mag... Bawa, Chairman, bukas makalawa, totoo yung genie, makawish ako, no? Oo. Alam mo, yung wish ko, lahat ng ano ng firepower sa mundo mawala. Para mag-away-away man kayo, di ba? Duraan kayo diyan, bahala kayo. Diba, Chairman, di ba? Oh, ganun lang, lahat ng firepower sa mundo maglaho. Guns, di ba? Bullets, canyons, fighter planes, sana mawala lahat, mga pangga, no? Para ano, para the world will become a safer place. Anya tayo mga tao yung ano, tayo mga tao yung, well, collectively, human beings will be the same people who's going to, ano, to benefit from this world. And yet, the very same species, mga pangga, who's going to destroy what it's benefiting from. Oo, nakakalungkot. Tayo lang yun, pinakinabang ang buong mundo pero sinisira natin. No? Bawa, yung giyerang yan. Ewan ko mga pangga, ano, kung ano, aware kayo. Pero, ako kasi, alam nyo naman, di ba, in the past few weeks, sinasabi ko sa inyo na, na-addict ako ngayon sa panonood ng documentaries about North Korea. Alam mo ba yung giyera doon, Chairman? Apat na taon tumagal yun, ha? 4 years lang. Maiksing panahon yun. Di ba, yung totoong ano, armed conflict nila doon. Para hanggang ngayon, ay ano pa rin, magkaaway pa rin yung dalawang bansa. Oo, 4 years of armed conflict yun, ha? 4 na taon. Para ano, para hanggang ngayon ay magkaaway pa rin sila.
Oh, pwedeng matapos tong conflict ng Russia at ano, Ukraine, pero mahabang panahon niyan bago tuluyang maghilom niyan. It might happen in their next generation na rin. Syempre, yung mga taong tinamaan ng bomba, nabagsakan ng ano, ng air raid missiles. Kahit sabihin mo na magbati yung dalawang leader ng bansang yan, yung mga namatayan, hindi na ano yan. Hindi na mawawala sa kanila yan. Kumbaga, masama na loob yan. Kahit magbati pa yan. May scar na yan. Diba? It takes another one or two generations bago posibleng mag-usap ulit yan. No? Eh, ganyan sa ano, diba? A war, mga pangga, is a conflict between few people with over-inflated balls. Kayo-kayo lang yan, oo. Oh. Nalulungkot ako kasi kahit sa atin may conflict, di ba? Oh, kahit sa atin, sa bansa natin. Although hindi ganun kalala, di ba? Oo. Oh. Pero may conflict pa rin, no? Oh. Kaya, chairman, pag ako nag... Bawa, sabihin ng genie sa akin, chairman, oo. Oh, meron kang tatlong kahilingan. Yan ang unang kahilingan ko. Ang kahilingan ko ay... mawala lahat ng firepower sa buong mundo. Lahat, mga pangga, no? Kahit sabihin ng iba na, ano, eh, ginagamit yung firepower para magmumuha ng tunnel, ganyan. Hindi na, magmungkal na lang tayo. No? Kamay na lang. Oh, nakagawa nga yung mga taga-Egypt ng Pyramid of ano, Giza, eh, nang walang firepower. Diba? Okay na yun. Diba? Ilang bansa na ba may nuclear power sa buong mundo? Dami na. Dami na, mga pangga, oh. Minsan hindi natin nare-realize, mga pangga, no? Oo. Yung nuclear. Kasi pag nuclear conflict na mangyayari sa buong mundo, the world as we know it will end. Totoo yan. Oo. The world as we know it will end. Eh, what, ang Pilipinas mo, wala naman tayong nuclear capacity, di ba? The latest to join is the North Korean, ano, DPRK. Nalulungkot lang ako kasi kanina yung pinapanood ko yan. Mga victims sa Ukraine. Ang nakakatuwa, chairman, may kumakalat na ano ngayon, di ba, na mga picture ng Ukrainian army na mga babae na magaganda, pang Miss Universe yung datingan. Di ba? Oo. Tapos nakalagay, pray for Ukraine, pero magagandang sundalo ng Ukraine yung ano pinapakita. Asa kayo yung victim? Sabi ko, bakit magaganda babae? Nandito, no? So, anyway, so... Hello po, maligayang bati po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin, ha? Oh. Yung mga, ano, sabi ni Potrax, so, sana wala ng nukes. Sana nga, eh. Oh. Sana. Magsampalan na lang kayo pa nag-away-away. Di ba? Magduraan na lang kayo dyan, ha? Magsibatang kayo hanggat gusto nyo. Oo. Oh. Sila-sila lang yan, di ba? Do you remember nung time na, ano, na... Ito, total, wala yung color natin, wala pa. Do you remember during the time na the president of the US was, ano, Donald Trump? Tapos nag-aasaran sila ni, ano, ng presidente ng, ano, ng North Korea. Di ba? Nag-threaten sila, di ba, to use their nuclear or missile sa bawat isa. Imagine, di ba? At some point, di ba? At some point, tawag nito, magkakaroon ka ng idea na ganun lang pala kadali sa mga yan na mag-declare ng gera-gera, di ba? Na hindi iniisip yung conflict sa lahat ng tao. Eh, ano, yun pag yung mga ganyan naman, sila may mga banker-banker naman yan, eh. Di ba? Malungkot. The boy, paki-block nga yung makulit sa live natin. Na-block na, oo. Bawal po kups sa amin, bawal kups. Wala lang, nasingit ko lang, mga panggana. Ayan, sana tayo mga Pinoy, kasi syempre, nakakinig lang sa akin mga Pinoy, lalo mga sa Pilipinas, lalo yung sa bansa natin, di ba, we are a third world country. Hindi naman tayo lahat may say sa ekonomiya. We can just work, di ba, hard for our own tawag nito, accomplishments that will affect the country in a larger scale. May mga maliliit na bagay tayong
pwedeng itulong sa bansa. 'Di ba? Yung tayo-tayo lang. Lagi ko sinasabi ito eh, 'di ba? Maging masunurin sa batas. Wala masama, 'di ba? O kaya, yun lang yung pagtatapon nila ng basura eh. Malaking bagay 'yan mga bangga sa ano bansa natin. Kasi imagine mo lahat tayo, halimbawa lahat tayo, chairman, walang-walang ya sa atin. Walang nagtatapon ng basura sa paligid. Pag umulan, walang babaha. Di konti yung gagastos ng gobyerno para dyan. Magagamit sa ibang projects, no? Naalala ko na naman yung isang araw, chairman, yung sinita ko. Nagtapon ng Yossi, sabi sa akin, nung sinita ko, bumaba ako ng kotse. Sabi niya, bakit? Yossi lang naman yan. Gusto ko talagang panguya sa kanya. Nauumay talaga ako sa... Ay, nako. Anyways, maligayang bati po sa inyo lahat. Tawagan niyo na ako 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429. Kamusta naman kayong lahat? Maligayang bati po. May caller tayo, binibriefing pa ni chairman. Magandang gabi sa inyo lahat. At hello nga pala kay Ma'am Louie Belmonte. Ma'am ha, bukas tayo, usap po tayo. Maligayang bati po sa inyo. Kamusta sa... Ay, follow nyo naman kami sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. Ay, nako. Ako, follow nyo po ako sa sa aking Facebook account. Maligayang bati po sa inyo lahat. Jan Jim Parley po aking Facebook account. Ang aking TikTok, Twitter, like, at Instagram ay Papa Jackson 1067 and on my Kumu and YouTube, it's Papa Jackson. Yeah! Oo. Ay, nako. Ay, may caller tayo. Kausap ni Chairman. Hello nga pala kay Ate Ems. Ate Ems, good morning. Good evening sa'yo. Advance good morning. Si Lay, 32, ng taga-San si Lay, ng Bulacan, nasa kabilang line. Si Lay ng Bulacan, 32 years old. Kausapin natin. Line 1, Globe si Lay. Hello. Hello po, Bibi Lay. May singaw ka rin. May singaw ako kaya ganito ako magsalta ngayon eh. Kasi yung pagkakasabi mo, first time mo tumawag sa akin? Hindi po. Last January 31, if you remember, pinakatawag na rin po ako. Ah, talaga? Yes po. Kamusta po, PPJ? Okay naman. Salamat sa pangungusta. Anong ginagawa nila sa buhay? VPO sa Business Process Outsourcing. Processor po. Parang ito rin yung mga tanong ko sa'yo noon, no? Apo. Di ba mamaya-maya lang maalala ko yung napag-usapan natin? Ano po yung ano, yung last time na nakausap nyo na, yung parang gusto na mag-settle down, kaya lang parang hindi ko alam kung paano sa sabihin kay Boy. Kay Jowa. Gano'ng katagal na kayo? 3 years na ako. Sige. Kamusta na? So, yun niya. Pagayo po ng pinayo niyo, kinausap ko po siya kasi sabi niya naman, parang wala na namang masama kung ako po yung mag-initiate. Wala namang masama kasi invest, nag-invest ka ng time mo eh. Kaya nga po, kasi parang, kagayo po na nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, parang hindi na rin po kami bumabata. Uy, kung bumabata kayo dyan, anong iniinom nyo? Sali ako dyan. Di ba, chairman ko? Kung mayroong pambabata, pabalik ka ng fetus, di ba?
Ngayon? Kaya lang siya parang flow po ng usapan namin. Parang walang nagbago. Parang ganun pa rin yung... Hindi, wait lang. Ikawento mo sa akin nung nagkinausap mo siya. Hindi, kinausap ko po siya na parang... simulan ko po sabi sa kanya na anong plano mo. Ano yan? Personal? Ay, hindi po. Kasi siman nga po siya eh. Ah, sorry. Kalimutan ko na. Nasa bar ko pa po siya. So, through chat lang po nung kinausap ko po siya. Ah, naalala na kita na pagalitan pala kita. Kasi siyempre, noong time na yon, if I remember right, yung line of reasoning ko sa'yo, tatlong taon na kayo, pero siyempre, hindi naman kayo tatlong taon constantly magkasama, tama? Tama. Okay, I remember. Okay, so, nag-chat kayo. What exactly did you tell him? Gusto ko malaman. Na yun nga po, sinimulan ko na parang ano bang plano mo kasi parang hindi na nga tayo bumabata. And then parang we're both financially ano naman, parang financially stable. Pero di ba ikaw yung ayaw na magulang? Oo. Ba't ka nga ayaw na magulang ulit? Ano nga ulit yun? Kasi single mother ako, PPJ. Hindi, meron pa tayo na pag-usap. But didn't they ask you to reach out to them? Ako, yung sinabihan ako na, ano, na virus. Kung natatandaan niyo ko. Oh, yeah. I kinda remember. Okay. So sabi mo sa kanya, dito, ibang bata, financially okay naman tayo. Ano sabi niya? Parang wala pa, ganun po. Wala pa rin. Hindi, wala pa rin no. That's your impression. Ang tinatanong ko, ano sinagot niya sa'yo? Nag-chat kayo, may sinagot siya. Ano sinagot niya? Parang ganun pa rin po eh, parang wala pa rin siyang anong sagot niya? Huwag mo sabihin sa akin yung interpretation mo kasi it could be different eh. Yung kinikwento mo ngayon yung interpretation mo na, di ba? Ako. Ang tinatanong ko yung sagot niya mismo. Anong sagot niya? Sabi niya, konting hintay. Konting, ito po yung specific na sinabi niya, konting hintay pa daw po. Oh, di mo sinagot? Darating din daw kami doon. Oh, eh bakit tinasagot mo sa akin? Kasi, Nana, you see, that's your problem. Somewhere along the line, ate, the meaning changes sa iyo because on how you interpret. Kaya tinatanong kita, eksaktong sagot. Diba? Kasi ang sinasabi mo kanina, parang wala po. Pero tinatanong kita, ano eksaktong sinagot? At merong sinagot, konting hintay pa. Diba? Regardless of whether it's fair or not, ang tinatanong ko sa'yo, may sinagot. I'm not saying tama o mali. Diba? For all we know, baka nga mali ka, mali siya, tama ka. Ang tinatanong ko ate, may sinagot. Because if you go ahead and interpret what he told you without considering what was really said, magkakagulo talaga. Palimbawa ngayon, ang sagot ang kwento mo sa akin, malamang yan din ang kwento mo sa mga tropa mo. Parang wala naman nagbago eh. Pero may sinagot sa'yo. Konting intay lang. Because right now, his hands are tied. Dahil nasa barko siya. Oh, nanghingi ka ba ng timeline? Hindi po ako nanghingi ng timeline. Nanghingi ka ng timeline. Oh, ilang sakay pa bago ka mag-focus sa akin ng ano mo. Kasi dapat naiintindihan mo na siyempre kahit pa paano, siya ba yung boyfriend mo bumuli ng computer na maganda? Opo, yung 100K. Naalala ko na. Di ba na minasama mo, di ba? At sinabi ko po siya minasama. Sabi ko po sa inyo, no? Wala siyang narinig sa akin sa lahat ng binili niya. Yung bumili siya ng second-hand car. Wala ka siyang narinig sa'yo, pero minasama mo. Kunin mo kayong tubo, Chema. At saka. Diba? Kumbaga, wala ka sinabi sa kanya, pwedeng wala ka sinabi, but nagbibilang ka. Alam mo yan sa sarili mo. Diba, I told you last time, if I remember it right, sabi ko sa kanya, ikaw man yung dating walang pera at nagka-pera ka, dati mong pangarap to at meron ka ng pambili, bibilihin mo eh. Yun nga po yung sabi niyo, yes. Na parang yun palang yung ini-enjoy kung ano yung meron exactly. Ka. Exactly. Diba? And ako, nire-respeto ko yung timeline mo, Lay, kasi magkaiba kayo ng timeline eh. Diba? I think I even told you, diba, na
women will marry or settle down, diba? Hindi, ang mga babae ay merong biological clock, tama? I told you this. Tama ka doon, I understand. Because you are 32, may biological clock ka, tama? Pwede magpatak mo ng 40, kung yan ang balak niya, wala ka ng itlog. wala ka ng eggs para, di ba? I'm just saying, I'm just trying to speculate, no? Kasi yun ang realidad. Naintindihan kita. Di ba? Pero, sabi niya sa'yo, konting antay lang. Now, dapat tinigyan mo ng timeline. Mm-hmm. Kasi kung tutusin nga po, Papa Jackson, dapat sa kanya nang gagaling yun, hindi sa akin. Exactly. Tama ka naman. Dapat sa kanya manggaling. Kaya lang ate, nandun ka na sa punto kasi na you are bothered by not knowing what he wants. Tama. Kasi kung hindi ka naman bothered, di magantay ka. Hindi mo na kaya magantay. Di magtanong ka. Wala rin naman masama. Kaya nga po eh. Parang tawa na po ako sa pagiging boyfriend, girlfriend na stage. Mm. Well, maghiwalay na lang kayo. Parang nandun na nga di po ako sa point na yun. Alam ko naman. Ramdam ko naman. Men will marry or settle down. Makinig ka ha. Maganda linya to. Men will marry or settle down at the right time. Women will marry or settle down with the right person. Magkaiba tayo ng dahilan. Kaya pag nahanap nyo na yung dawan ninyo, gusto nyo na. Ang lalaki, kahit nahanap niya yung dawan niya, pag hindi pa niya panahon, hindi mag-settle down yan. Kahit ikaw na yung mahal na mahal niya, pero pag hindi pa niya panahon, isuko ka na meron siya. I'm not saying this is right. I'm not saying this is wrong. I'm just saying this is how men think. Or think. So kasi panahon mo na to. Kumbaga, ito na yung timeline mo to know exactly where you, di ba? Kumbaga, nandun ka sa part ng buhay mo na you want to go to the next level. Tama, mali? Oh, at walang masama dyan. It's just that kayo mag-jowa, you are not in the same league. Wala kayo, you're not in the same phase. Kasi baka pag dumating yung time na gusto na niya, ayaw mo na, hindi ka na-excited. Tama. Alam niyo po yung point na parang, mahal ko naman siya, kaya lang hindi ko alam kung kaya ko pa siyang hintayin. Problema lang. Nagkakilala ba kayo ng seaman na siya? Oo po, seaman na po siya. Yan yun natin. Walang pwedeng ibang sisingin diyang iba, kundi anong gulo ko? Walang pwedeng ano ba daw? Gulo ko? Walang ibang pwedeng sisingin diyan maliban sa'yo. Kasi day one pa lang eh. Alam mo eh. Di ba? Day one pa lang, alam mo ang seaman niya. Alam mo na there's only a possibility na makita mo siya every after 8 or 6 months. Tama? Tama po. Okay, yan ang ano, yan ang baba ng seaman eh. Tapos yung communication hindi pa po consistent. Di ba? Oh. At wag ang communication hindi consistent, wag mo isipin ikaw lang nahihirapan. Siya rin naman. Yan, hindi madali sa barko. Nagpunta nga lang ako ng Katiklan, nagbarko ako, nainip ako eh. 12 hours yun ha. 12 hours yun natin, gusto ko na mag-walk out, wala ka mapuntahan, dagat. Di ba? So, I'm just saying, no? Yan ang, knowing my type of PPG, ano po may papayon niyo sa akin? Ano yung English mo ulit yung mga? Gusto ko marinig. Knowing my side po. Well, ganito ate, ano? I acknowledge that you love the guy. But right now, finding a person you love is not really your concern. Kasi para sa'yo, I don't know if I'm interpreting this right, pero para sa'yo, what's the point of having someone you love if you don't have any clue or assurances whether you're going to end up together or not? Kasi walang plano. Tama, mali? At hindi ka mali sa part na yun. Ha? Ulitin ko lang. Hindi ka mali sa part na yun. Tama ka sa part na yun. Gets? Apo, gets. Tama ka sa part na yun. Diba? So, hindi mali na naiinis ka dahil wala siyang plano. Diba? Kaya lang, if it's not his right time, hindi mo rin siya mapilit. Kahit pamahal ka niya. That's how men ano ate. That's how men operate.
then again, ate, before, alam mo naman yung linya ko dito, di ba, give love a fighting chance. Kailan ba next na baba niya? Mahapon, mga April. Ayan. Antayin mo siya makita kayo ng personal. Kung mauuwi sa wala to, then that you afford for the two of you yung closure kung kakayanin naman. I-afford nyo yun, yung closure. Hindi lahat kasi nakakapag-afford ng closure. Eh. I-afford nyo para sa inyong dalawa yung closure. Malapit ng April, ilang araw na lang yan. Eh. March 1 na ngayon. Eh. Mamaya lang, March 2 na. Tama? Apo. Mm. Diba? Sige po. Much better po nga po siguro kung sa personal po kami mag-uusap. Oh. Pero alam mo, hindi ka mali ha. Hindi ka mali. Hindi ka mali na naiinip ka. Diba? Kasi syempre, maganda nga yung ano, gusto, alam mo yung gusto mo eh. Kaya lang, parang napag-iisipan niya nga ako na ano eh, na parang bakit naiinip ka na? Parang meron ka na bang iba? Parang gano'n. May binanggit sa convo namin na gano'n. Ewan ko, di wala yung buong convo nyo eh. Konti lang sinasabi mo sa akin. I think na last time lang kaya kita napagalitan kasi but anyways ay bago yan I appreciate na kahit napagalitan kita tumatawag ka sa akin. Ana appreciate ko yan. Yes. Anyways, oh, kaya kita napagalitan last time kasi ano binanggit mo yung mga bagay na binili niya na nagkapera siya. So, ay, parang nasabi ko po sa inyo na parang napansin ko na parang ngayon pa lang niya ini-enjoy ko ano yung meron siya. At hindi rin masama yun. Hindi rin masama yun. Hmm. At wala rin masama na naiinip ka kasi siyempre buhay mo yan eh. Diba? Kasi alam mo, let me do the math for you. O halimbawa, next year, 33 ka, pakasal ka. Tama? Apo. Oo. Magkaanak kang tatlo. You know what that means? So malaman? Ano po? Oh, 60 ka na, may humihingi pang baon sa'yo. Ito to, kwentahin mo. Kaya naiintindihan kita na nagmamadali ka kasi 32 ka na. Nakuha mo punto ko? Ngayon ko lang na-release sa padang sadama po pala kayo. Diba? Yan ang realidad ng buhay. Diba kaya ako maaga ako nag-anak, diba? Noong una, nahihirapan ako. Pero looking back now, 29 na ako, patapos sa college yung anak ko. Sana all, laging 29. Huwag niyong pakialaman yung dad ko ha. Sa bagay na yan, huwag niyong pakikialaman. Away-away na tayo. Nakuha mo yung punto ko. Pag nag-anak ka ng 33, unang anak mo, tatlo maging anak mo, pa 60 ka na, may humingi pang baon sa'yo. Kolehiyo na. Oo, so, makasabihin niyo, ayun naman kung 60 na humingi ng baon. Well, I'm sorry, no, but I'm the type of person kasi na bago mawala ang tuhod natin as we grow older, at alam ko na andun ka sa stage niyo kaya ganito kayo, bago mawala ang tuhod natin, ma-enjoy natin ang buhay. Because alam mo, life, sometimes we spend the first years of our lives being sons or daughters. Naka-devote yan sa pamilya. We spend the next level of our lives, di ba, sa eskwelahan, being student. Tama? Tama po. After being student, we spend it being employees or being employed, making money. Tama? Preparing ourselves na pag nawala ang tuhod natin, may panggasos tayo. Tama? Tama po. Ako bilang kaibigan, ang payo ko sa inyo, in between you being an employee, at saka in between bago mo wala ang tuhod, in between sa dalawang stage ng buhay mo na yon, ma-enjoy mo man lang kahit kandali. Diba? Mm-hmm. So, nagigets kita. So, if he's not for you at wala siyang plano, hindi rin naman masarap sa pakiramdam na piliti mo siya magplano kung wala siyang balak. Insulto rin sa'yo yun. Tama po. Diba? Ay, maganda ka pa naman yata. Ewan ko lang ha. Pero yung pagpungating ang Bulacan, alam na din. Sayang ganda kung mag-aantay ka, napanis na. Pero malapit na, pauwi na siya. Ang pangalan? Ano po? Mike. Ken. Ano, Mike? Opo. Oh, sige. Anyways, kung nag-recheck na ba sa magulang niya o hindi pa? Opo naman. Ano sabi sa'yo? Bago po siya sumampa. Ah. Ano sabi sa'yo? Gusto ka na ba nila o hindi pa? Hindi ko po masabi.
Pero at least gumagawa po ako ng way para mapalapit sa kanila. Ah. Oh, sige. Oh, anong mensahe mo kay Michael? Michael ba? Mike po, Mike. Mike, oh, Mike. Anong mensahe mo kay Mike? Ayun. Ano yun? Ayun. Ayun, mag-uusap tayo pag-uwi mo. Madibdibang pag-uusap to. Sarot. Ewan ko lang kung ano minum madibdiban ha, chairman ha. Kasi si chairman, yan din ang balak niya pag-uwi ng jowa niya, madibdiban. Pero hindi ko alam kung anong kahulugan na yun. Aalamin ko kay chairman. Ano ba kahulugan na yun, Lay? Malalim po na pag-uusap. Ah, nakakala ko ano yun. Malalim, kumbaga ano, profound and deep conversation. Yes. Gano'ng kalalim? 2 inches? Hindi naman, mga 4, ganyan. Sarot. Gedya ka magaling! Ha? Well, anyways. Sige na. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you po, Bibi. Si Cindy ng Auntie Paul, nag-aantay pa. Usapin ko pa. Sige, sige po. God bless po. Bye-bye po. Thank you. Chairman, tawagin mo Cindy. Gusto mo ba, Chairman, mamaya mag-usap tayong dalawa, madibdiban, no? Kasi ang alam kong usapang malaliman ay masinsinan. Yung madibdiban, ngayon ko lang narinig yan. Try ko nga. Ayahin ko nga si Toby bukas. Toby, usap nga tayo. Madibdiban. Diba, the boy, no? Diba, kanina lang, si Toby, meron siyang madibdibang pinapakita sa atin na usapan, diba? Kasi sabi ko, eh. Alam mo, hindi talaga madali at simple ang LDR. Oh. LDR, oh, yung ano, long distance relationship, mga pangga, ay not for everyone. Diba? Hindi para sa lahat ang LDR. Not everyone can manage LDR, mga pangga. But, hindi imposible ang LDR, ha? Oo. Mahirap lang, challenging lang, pero hindi imposible. Marami na ako nakita ng LDR na, ano, napakanta ng, kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang nais mo ay ang pag-ibig niya.